Good day! Gagawa tayo ng video ngayon si yung kaibigan ko na bumili sa akin ng adenium around 5 months na siguro, 6 months. Nag-PM siya sa akin sa Facebook at sabi niya, kunin mo na yung adenium dito sa bahay. Kasi nga yung problema is, hindi na niya maalagaan. Ito yung adenium na binalik niya sa akin. O, meron siguro nagkaka-experience niyo ng ganito, aphids. Tsaka yung dulo ng adenium sa may talbos niya is lalanta. Ayan. Ganun na yung leaves. So ang gagawin ko nito, isiwain ko itong mga nabubulok. Nabubulok na kasi yan. Para makita natin kung ano yung nangyari talaga sa stem niya. Or kung may pag-asa pa ba na mag-sprout yung bagong mga nodes niya. Bago ko siya i-uproot, yun muna ang gagawin natin. Hiwain natin gamit ang blade. Gamit ang blade at saka tissue at saka alcohol. Kailangan natin i-disinfect talaga palagi yung blade. Hiwain natin yung tatlong sayon. Tingnan natin kung kaya pa bang i-save every sanga. Kasi nabubulok na. So itong part na ito, sobrang bulok na. Yan. Try natin hiwain dito sa medyo matigas pa. Okay. May possible pa na mag-sprout pa ito mga kadis. Yan. Pero may konting bulok. Isagad ko na. Hanggang sa may nodes naman dito sa may bandang baba. Ayan. May nodes naman dyan. So, dito ko nahihiwain. Try natin. Okay. Clean cut. Ayan, wala nang bulok. Yung ibang part na naman. So ayan, safe ang tatlong sanga. So yun nga, problema niya. Hindi niya naalagaan. Medyo malambot. Okay lang. Hindi ko alam sa ilalim. I-upload natin yung ngayon. So next mong gagawin, gamit ang tissue is alisin mo yung dagta. Yan. Alis mo na yung... Iyaan mo muna na sipsipin ng tissue yung dagta. Much better na takpan mo lang talaga hanggang sa mag-dry para walang makadapo na fungus na dala ng hangin or moisture. Okay? So safe yung adenium niya. Nadagta lang yung, nalanta lang yung dulo dahil inatake ng aphids. So safe ang Bamboriello natin. Ayan, yung code niya. So next natin gagawin nito is i-uproot natin to check kung ano talaga nangyari sa, kung may bulok bang nangyari sa ilalim or lumambot lang, dehydrated kasi hindi niya inalagaan. So far matigas naman dito banda. Siguro sa hopefully sa ilalim nito is matigas pa rin. Okay, let's go. Okay, i-uproot na natin. Yung tissue, hayaan lang muna natin para mag-sip-sip ng dagta. Sa pag-uproot nyo mga kaadis, pisil-pisil nyo muna yung gilid. Huwag masyadong pressure para hindi man-damage if ever may maliliit na roots. Kasi pag nasugatan yan or naputol, baka dyan magsimula yung pagka-bulok ng ugat. Yan. Looking good. Patigas naman. Okay naman yung katawan. So ang damage lang talaga nito mga kaadis ay yung tawag nitong dulo ng mga sanga niya.
mga stem. Maganda pa naman yung katawan niya mga kadis. Binili niya ito sa akin ng 350 noon. Ngayon, malaki na. Nag-flower na ito mga kadis nang binili niya sa akin. Yung problema lang is hindi niya talaga naalagaan. So next mong gagawin or next natin gagawin is hugasan natin to at i-air dry. Tara. Okay, kailangan natin ng running water para maalis yung mga lupa na dumidikit sa mga ugat na maliliit para makita natin ever mayroong mga sugat na maliliit is i-tend natin, i-treat natin, lagyan natin ng fungicide or alisin talaga natin yung bulok. Yan, importante talaga maalis yung mga lupa. Yan, napaka-sexy pa naman. Ito mga kadis is considered pa ito talaga na healthy. Napaka-healthy pa talaga. Kung meron kayong mga na problema kayo, katulad ng problema nito, yun lang ang gagawin mo. Try mo i-uproot, baka nabulok yung ilalim or nature lang talaga niya na nagkasakit yung mga sanga, nagkaroon ng mga inatake ng mga piste. Okay. Air dry na natin mga kadis. So ang ginagawa ko lang sa pag air dry ko is nilalapag ko lang sa mesa. Yan. May ongoing air dry ako. Yan. Sparkler. Lumambot kasi. Nung nakita ko na nag-shrink na yung gilid, in-uproot ko na agad. Baka may bulok. Tsaka ongoing naman, meron ng mga sprout. Kahapon ko ito in-uproot. Medyo dry na siya ngayon. Bukas, tatanim na natin. Tsaka ito din. Lumambot. Para sure ako na hindi talaga nabulok yung ilalim or may mga sugat yung ilalim, in-uproot ko talaga. Ito naman, sobrang tigas nito mga kadis. Walang problema to. Kailangan ko lang talaga i-repot para naman tumaba. After or bago ko ito i-repot, i-prune ko muna ito. Ito yung flower niya, purple dragon. Ayan. Napakagandang flower niya mga kadis. Isa sa pinakamatagal ko na variety. Tsaka maganda ang form niya. Ganyan. Naka-bend. So dahil sobrang laki ng codex ng itong Banbury Yellow, so kailangan ko isandal sa bato para hindi matukod itong scion or dulo ng stem ng ating Banbury Yellow. So ganyan lang gagawin natin mga kadis. Next natin gagawin after mag-dry up ito, usually mga 24 to 48 hours para sure natin na dry na talaga. I-check ko pa yan bukas kung meron pa talaga mga maliliit na ugat na may damage. So ganyan lang ang gagawin natin para safe talaga natin malaman kung nag-worry kayo baka tawag nitong mabulok. Once na makita nyo nagdilaw yung dahon, tapos check nyo agad yung dahon kung may mites ba or wala. So next mong, kung wala namang mites, is next mong i-check is yung katawan. Pag medyo malambot na yan mga kadis, medyo delikado na yan. Kaya need mo talaga i-uproot. Kaya katulad nito, for saving purposes, akala ko din kasi na baka na bulok yung ilalim. Pero so far okay naman, yun lang yung problema niya is inatake ng peste or mga aphids yung mga talbos ng tatlong stem niya. So, napakadali lang mga kadis. Ganyan lang gagawin nyo. Air dry muna natin. Next video na naman bukas.